Naniniwala ka ba sa milagro? Sa mga bagay na hindi natin nakalaing mangyayari sa totoong buhay? Kung hindi, ang kwentong ito ay para sa iyo. Isang kwento ng babaeng buntis at ng buong grupo ng mga lobo. Isang kwentong magpapatunay na tayong mga tao at ang hayop sa ating paligid ay magkapareho sa likas na ugali. Sana po ay magustuhan mo. Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay sa isang 25 taong gulang na babaeng Amerikana na nakatira sa Minnesota. Noong 24 years old ang babae ay nabuntis ito at silang dalawang mag-asawa ay excited na makita at matunghayan ang kanilang kauna-unahang supling. Noong January 2014, si Mary ay marahang nagmamaneho ng kanyang sasakyan pauwi sa kanilang bahay galing sa kanyang check-up dahil siya ay 8 buwang buntis na noong mga panahong iyon. Habang pauwi si Mary ay umuulan noon ng niyebe. Sa una ay marahan pa lamang ito, subalit ilang kilometro na lang ang layo niya sa kanilang tahanan ay siya namang lumakas at lumakas pa ang ulan ng niyebe, isang kadahilanan para matabunan ang daan sa kapal na umaabot na 40 inches na siyang dahilan din para matigil ito sa pagmamaneho. Pinilit niya ng pinilit subalit wala. Masyadong makapal ang niyebing bumabalot sa daan kaya kahit na malakas ang pag-ulan ng niyebe ay lumabas ang buntis na si Mary sa kanyang sasakyan sa pag-asang may ibang sasakyan ang makakaraan. Subalit sa kasamaang palad, kalahating oras na ang nakalilipas sa kanyang paghihintay ay wala pa rin ni isang special vehicle for snow ang dumaraan. Dahil sa katagalan at sa masamang bugso ng panahon, ang buntis na si Mary ay desperada nang makauwi sapagkat kung tatagal pa siya sa lugar na iyon ay maaring ikasama pa ng kanyang kalusugan at nag-umpisa na din itong manigas dahil sa sobrang lamig. Ang masama pa, padilim na ng mga sandaling iyon at naubusan na din ng gasolina ang kanyang sasakyan. Nagsimula na rin bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang inaalala ni Mary ang kanyang pinagbubuntis ng mga sandaling iyon. Mahirap man, ay nagdesisyon si Mary na lakadin na lang ang maliit na daan pauwi sa kanila. Nahihirapan man sa bawat hakbang dahil sa makapal na yelo ay nagpatuloy pa rin siya hanggang sa hindi niya namalayang may kalahating kilometro na pala ang kaniyang nalalakad. Hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Sa hirap ng kanyang lakad ay nag-contract ang kanyang tiyan, isang palatandaan na siya ay nasa estado na ng paglilabor. Binalot ng takot at pangamba ang buong pagkatao ni Mary sa mga sandaling iyon sa kanyang isipan. Ano na lang kaya ang mangyayari sa kanya kung doon siya aabutan ng kanyang panganganak? Ilang minuto pa ang nakalilipas ay mas lalong sumakit pa ng husto ang kanyang tiyan at doon niya napagtanto sa mga sandaling iyon na hindi niya na kaya pa ang maglakad. Kaya doon, sa isang malaking puno na kaunti lang ang snow, siya ay nagsilong at nahiga. At ang tanging nasa isipan niya lang noon ay ang Panginoon. Nagtatanong kung bakit niya pinagdadaanan at tinadanas ang hirap na iyon. Nagdasal ito at humingi ng tulong. Ilang minuto ang nakalilipas nang bigla na lang itong nahimatay dala ng sobrang lamig at sakit dulot ng labor. Ano kaya ang nangyari kay Mary at paano siya nakaligtas para ikwento ang kanyang istorya? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila isang magic ang nangyari na hindi mo aakalain na mangyayari ito sa tunay na buhay. Hindi ko alam kung ilang minuto akong walang malay. Naramdaman ko na lang na nagiinit ang aking katawan at ang aking ulo ay nakahiga na sa isang malaking gray wolf. Siguro, iyon ang leader ng pack. At ang iba pang mga lobo ay nilapitan ako at dinaganan ng kanilang katawan upang ako ay hindi ginawin. Sa mga sandaling iyon, walang ni isang takot akong naramdaman. Makalipas ang 20 minuto ay nanganak ako sa hindi inaasahang pagkakataon. At isang babaeng lobo ang lumapit at tinulak ang aking sanggol ng kanyang ulo sa akin. Habang ito ay malakas na umiiyak, isang palatandaan na siya ay buhay. Sa mga sandaling iyon ay hindi ko lubos maisip na ang mabangis na hayop na iyon ay gagawin iyon sa akin. Ilang minuto pa ang nakalilipas ay may dumating na mga tao. Sila pala ang inatasan upang ako ay hanapin dahil nag-aalala na ang aking asawa at natagpuan nilang natabunan na ng makapal na niyebe ang aking sasakyan.
dahil sa takot ng mga lobo ay nagsialisan sila sa aking tabi ng hindi kalayuan. Gulat ang aking asawa na makita niya akong may akay-akay na sanggol. Habang ako ay tinutulungan ng mga tao na dalhin sa ospital, ang mga lobong iyon ay matiyagalang na nagbabantay sa akin. Ilang araw ang nakalilipas, habang nagpapahinga si Mary sa hospital, ay kanyang ikinuwento sa mga reporters ang nangyari. Hindi ko makakalimutan at babalikan ko sila. Dala ang aking munting bill. Katropa, ang istoryang ito ay magpapatunay na tayong mga tao at sila na mga hayop ay magkakapareho lang pagdating sa likas na ugali dahil hindi lahat ng may pangil at nag-aangil ay masama. Minsan, kung sino pang tumatapik sa iyong likod at nakangiti sa iyong harapan, ay siyang ahas pala na tutuklaw sa iyo at sisira sa iyong pagkatao. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Malaking tulong po ang inyong pag-share para mas marami pa tayong ma-inspire na kapwa natin Pilipino. Shoutout pala sa mga taong ito: Beauticious Mom PH, Hansel Jude Pimentel, Rochelle Barican, Michael Marquez, Prince Wayne, JR Tutorial TV, Master JTV at Gerson Sultan. At shoutout din sa inyo na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aking munting channel. Love you guys! Ingat! Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo na mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka pupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!